Hello mga kayams, good morning. Today is Wednesday. Kung nakikita niyo, may towel pa ako sa ulo kasi nga kakaligo ko lang. Ang aga namin nagising ngayon mga kayams, siguro mga 2:30 gising na kami. Ang oras pa lang ngayon is ayan, magto 3:25 in the morning. So, ayun nga, maaga kami nagising kasi pupunta kami today ng Batangas. So, syempre Makati to Batangas, medyo malayo, kaya maaga talaga kami gumising. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung saan sa Batangas kami mamamasyal. Syempre, hindi kayo mahuhuli mga kayams. Babalitaan ko kayo. So, see you later! Pinapainit lang yung motor para sa pagbiyahe namin. Ayan. May alis na rin kami. So, see you na lang mga kayams. Ayan yung driver ko. Char. 2 hours later. Dito na kami sa Batangas. So we're here na mga kayams. Ilang oras biyahe natin yan? 2 hours yung biyahe. Oo, kasi 4 tayo umalis eh. Hindi, marami tayong stop over. Meron na lang. Ganda dito mga kayams. Wow, nakaka-relax yung anong tanawin dito. Wow. Oh, di ba? Ang ganda. Ayun siya, nag-i-inquire lang siya dun sa may pinaka-office nila dito. Ang ganda dito mga kayam, sobra. So kung halimbawa may balak kayo pumunta dito mga kayams, tips ko lang siguro maaga kayo talaga umalis ng mga sa bahay nyo kasi medyo na traffic din kami dito sa may parating Laguna. So, iyon. Medyo maaga lang kayong bumiyahe para makarating din kayo ng mas maaga dito. Kasi sobrang sulit dito pumunta mga kayam. Sobrang ganda ng lugar. And sobrang relaxing talaga. Ayan, makikita nyo naman, di ba?
At saka ang maganda dito kasi hindi masyadong matao. Kasi for reservation din ata yung pagpupunta kayo dito. So yun lang, maganda kasi marerelax kayo gawa ng walang masyadong tao. Kumbaga hindi overcrowded. So wait lang, magpiprepare lang ako. Ganda dito. Perfect for ano, picture-picture talaga. Sobrang ganda. Ayan. A few moments later. So ayun mga kayams, andito na nga tayo. And kung nakikita nyo na kapag change outfit na ako, kasi nga syempre, gusto kong sulitin yung lugar. Gusto namin sulitin yung lugar kasi nga sobrang ganda. So dapat yung outfit mo is nababagay sa lugar na to. Ganun. So ayun nga, mamaya nagugutom na rin kasi kami. So pero ang sabi nila, mga alas 8 pa daw yung bukas nung parang pinaka kainan nila. So mag-iintay kami ng mga 1 hour. Sobrang ganda ng lugar, guys. Talagang sulit kung pupunta kayo dito. Kasi kami, galing kami ng Makati. So, mga 2 hours yung biyahe namin. Umalis kami doon ng alas 4 ng umaga. Dumating kami dito ng mga 6 a.m. So, ayan mga kayams. Para ka nasa Netherlands talaga. Netherlands and Lipa, Batangas. Diba? Netherlands and Lipa, Batangas. Napakaganda. Ay, mamaya. Magpipicture-picture ako dyan. Siyempre, hindi pwede hindi, no? So, next destination namin. Ayan. So, nauna na yung isang tao dun. Hindi na ako inintay. Ang ganda ng ano, ng view dito mga kayam. Sobrang sulit. At ang maganda, hindi ganun katao, diba? Yun yung importante dito. So, kahit wala ka nang hindi ka na masyado magsusuot ng face mask, ng face shield, kasi nga wala namang masyadong tao in open area naman to, so hindi mo na kailangang mag face mask pa. Oh, may mga alaga din silang mga ano, ayan o, ano ang tawag dyan, ayan o, oh, ang ganda ng lugar. Ayan. O, diba? Bongga. So, asa na yung kasama ko? Iniwan ako? So, maya-maya lang ay kakain tayo. Siguro mga alas 8. Sobrang aga namin pala. Napaaga yung punta. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Ano yan? Ang ganda ng CR nila, oh. Ang linis ng CR nila. Promise. Sige, puntahan natin yung CR nila. Siyempre, dun tayo titingin sa pambabae. Alam mo, yun yung as in, wala. Wala talaga akong masasabi. Sobrang ganda nung ano nila. Ito yung CR nila, mga kayan. Sobrang, alam mo yun, mag-CCR ka, sobrang linis. Diba? Sobrang komportable. Sobrang linis ng lugar nila. Talagang pinangangalagaan nila.
Siyempre, kailangan din yun para madaming tao yung magkaroon ng interest na pumunta dito. Ay, nakakawala ng stress sa buhay. So, ano to? Balon? So, wala na siyang tubig. Ayun lang. Wala siyang tubig. Magwi-wish pa naman sana ako. Char! Diba? So, ayun. Sobrang lawak pa nito. Baka pag nilibot natin, eh manakit yung mga paa natin. Maya-maya maglilibot pa tayo. Siyempre, susulitin natin yung pagpunta natin dito, di ba? Malawak yung lugar nila, mga kayams. Ang magandang araw na pumunta kayo is parang mga gantong araw, mga weekdays, kasi walang masyadong tao. So, bawal na palang puntahan yung pool. Pwede pag may, ano ka? Kailangan may reservation. So, hindi naman kami mag-swimming. So, okay na. Huwag na tayo dyan. Balik tayo. Ayun na, maganda rin picture nandun na. Ang gaganda naman ng mga bebeng ito. Oy, anong kinakain nila? Ang daming isda. Oh. Wow. Parang gusto ko na lang mamingwit tapos may pang-ulam na mamaya hapon. Ah, ayan sila, ang dami nila, mga kayams. Pili na kayo ng inyo diyan. Dami. Oh. Ayan. Ano bang kinahanap nyo? Ano kina... Ay! Hindi ko kayo kukunin. Huwag kayong lumayo. Ano bang kinahanap nyo dyan? Dami isda. Ano yan yan? Tilapia? Parang tilapia eh. Dami. So yun, mga kayam. So, bago kami pumunta dito, nagpa-book na kami ng Monday. Siyempre, mas maganda. Mag-book kayo. Mas maaga. Mas maganda. Kasi, sa panahon ngayon kasi, siyempre, mas, more on ng reservation muna. Bago kayo pumunta dun sa isang lugar. Tapos, nagpa-book kami weekdays para hindi masyadong maraming tao. Hindi siya crowded. So,
Yun. Pinabook kasi namin breakfast. Kaya medyo mas maaga rin kaming pumunta dito. Kung makikita nyo, ayan, 600 per person. Parang kasama na kasi lahat yun eh, yung pag parang entrance and then may breakfast na din. 600 lang yung binayaran namin per head. So, balik, syempre, dalawa kami, so 1-2. Pina-order na kami ni ate kasi nga, para daw hindi masabay kami dun sa maraming tao later. So, habang nag-iintay kami, ayan, may pakapisi lang ngayon. Unlimited naman yung coffee nila. Kaping barako. Kaping barako. Masarap ba, yam? The best. I love it. Masarap. So, ako kasi hindi ako nagkakape ng basta yung pure na ano lang kape. Kaya humingi ako ng ano, creamer. Libre yan, tama. Libre to ha, unlimited yung coffee nila dito. So, kung sino yung mga mahihilig dyan magkape, so bagay kayo dito. So, ayan. So, syempre, first time namin na kakain dito. Hindi ko sure kung ano yung lasa. Pero yung in-order ko dito yung Parmers. Best seller kasi daw nila yung Parmers at saka yung Landlords. Yung sa boyfriend ko, Landlords yung in-order niya sa akin yung Parmers. Ayan. So, titingnan natin kung masarap talaga. Kasi marami akong napapanood, masarap naman. Sulit naman yung ano naman nila. Serving nila dito. So, ayun. Picture-picture muna kami ngayon. Later na lang ulit. A few moments later. So, ayan. Sunod na po yung breakfast namin. Yung order ko is Farmers. So, tocino, fried rice, egg, and banana. Yung sa kanya. Ayan. May side dish na mango. And syempre hindi mawala ang suka. Sarap. Pangat naman kabanding nito mga langong na to. Hindi nakikisama ha. Mmm. Sarap. Ano na yun? Sandwich mo. Sulit yung pagkain nila dito. Sarap. Pagpagan mo nga. Huwag ako electric pa. Daming langaw. Pangat nila ka banding. Pinakikisama. Diba? Bakit nakikisama kayo, mga langaw kayo? Pero in fairness, nasarap talaga ng breakfast nila. Sulit naman. Ay, pwede doon na lang tayo. Oo. Diyan. Pwede doon na lang. Pwede rito? Sige po. Sige.
Apa. Okay, kuya. So, humingi na siya ng tulong kay kuya kasi ang dami talaga ng langaw. Hindi kaya. Nauna pa yung langaw.